YouTube channel and follow pa si Baby. Nakaano ako mag-isa. So, this video is i-share ko sa inyo guys yung experience ko sa pag-uulat ni Baby. So, makapagbigay siya ng idea para sa mga first time mom. Kasi ako nung una, sobrang kinakabahan ako. Hindi ko alam kung normal ba siya or ano. So, may mga video akong nakuha kay Baby nung nag-uunat siya. So, ipapakita ko na lang siya. And yung nag-uunat siya, sobrang tagal. So, kahit tulog siya, umuunat siya na umuunat. Yung minsan parang pinagmasdan ko siya, parang sabi ko parang ang ano na, ang haba na ng gano'n na, na parang hindi siya humihinga. Parang ano, nag-i-straight na yung paa niya, yung kamay na gumagano'n na, parang tigas na ng katawan niya. So, sa case ko is, timing yun na kalalabas namin ng hospital, doon siya nag-uumpisa mag-ano, mag-unat. So, ano pa lang siya noon, mag-3 weeks. 3 weeks na yata, kaka-3 weeks lang. So, doon siya nag-uumpisa. So, iniisip ko na baka maipikto yung nilagay na ano sa kanya, antibiotic, or baka napano na si Bibi, baka may masakit sa kanya, kaya siya ganun. Kasi para siyang, parang maya-maya, parang hindi ako talaga nakakatulog noon kasi parang kinakabahan ako baka mamaya hindi na siya humihinga kasi nauubusan na siya humihinga, hindi na siya makahinga. So yun yung mga iniisip ko noon na talagang nakakapraning. So yun, nung tinanong ko sa doktor, hindi pa rin talaga ako matahimik noon kasi talagang ano, yun, namumula siya. So ipapakita ko guys yung mga nakuha kong videos sa kanya. Sa gabi, yun talaga yung may pag-uunat siya na sobrang-sobrang unat talaga. So ngayon, okay naman na siya guys. Nawala yung pag-uunat niya mga 6 to 7 weeks. Nag-start na mag, parang hindi na siya masyadong nag-uunat. Pero nung 3 weeks to 4, 5, doon talaga grabe yung pag-uunat niya. Grabe, talagang napakabunggang unat. Sabi nila, napapalaki daw ng katawan si Bibi, kaya ganon. Ano, yun ang naririnig ko lang. Pero para sa akin, wala namang ipag-alala, unless guys, mga mamis, na kung may lagnat si Baby or nawawala yung gana niya sa pag-daddy, so dapat i-check up nila sa talaga sa doktor. Pero kung okay naman siya, dumi-daddy siya and wala namang problema sa kanya, healthy. So, wala tayong dapat ipag-alala. So, yun lang ang aking nag-experience kay Baby. So, mga first time mom, wala kayong dapat ipag-alala kasi it's normal sa newborn and ano, mawawala din siya talaga ng pusa. So, sana nakapagbigay ako ng konting idea, lalo na yun sa mga first time mom na tulad ko na hindi tayo dapat mag-alala. Padala ko nga sa ano. So, mga mamis, si Baby nito, mga 3 weeks pa lang siya nito eh. 15 days. 15 days old. So, ganito siya. Mag-iinat. Parang minsan tuloy-tuloy yung inat niya. Halos sa isang oras, sobrang sampo siya ng inat. Ganyan. Ayan, ang liit pa niya nito. Ito naman, tulog siya, nag-uunat, ganyan, mukha niya, dito pa. Ito naman mga mamis, ano na siya nito eh, 4 weeks, sobra 4 weeks na siya. So guys, yun yung mga video na nakuha na ko kay Baby. So, hindi lang yun talaga ang pinaka-worst, may worst pa doon. Basta maya-maya talagang nag-gaganyan siya. So, makikita nyo kung ganun din yung baby nyo. So, it's normal. So, wala tayong dapat ipag-alala. So, yun lang ang ma-share ko for today. Thank you for watching and see you on my next video. Bye-bye. Bye!